Hello mga kapuso, I am Nix Almendras. And this is Shubi Estrada. Roxy Smith. At camp schooler naman si Mark Oliveros. At kami ang ATM Squad! Your ATM squad, and now we are here at Asadore, and we're gonna be eating Hispanic American cuisine. Parang shala nitong episode natin for today. Kaya magiging social tayo. Challenge po natin ngayon, social tayong kakain. Parang hindi natin. At uubusin natin lahat nasa harapan natin. Oh, gee, ako sa akin to. So how are you guys naman? Are you excited for our Hispanic American cuisine? Super excited! Paano excitement? Ba't sumigaw? Siyempre kasi Gina G ako kainin lahat ng nasa harap ko ngayon. Kasi may salpikaw yun. Salpikaw, oh. Nakita niya lang may salpikaw. Kinakausap ko siya, din na niya ako pinansin, nakatingin na siya. May mahal kita pero mas mahal ko siya. ganun yun, full is white. Tinikman natin yan mamay. Marami tayong protein, no? May parang steak doon tsaka chicken. At dahil siya. Como estas? Kita, ay, Zuhin. Muy bien. Muy bien. Oo, kasi mga Spanish kami, Spanish baby. Alam mo marami tayong pagkain ngayon. Magsisimula tayo sa chef special na paella bisteca. Wow, to look at that, parang ang laki niya. Good for 4 to 5, I think. We're gonna find out. Pang-pamilya yan. White special. Kasama dito sa chef special ang kanilang fried chicken. Yes! Favorite. Yes. At ito naman, itong tawag na to, Asadore Classic. Yes. Classic. Ano bang meron tayo dyan? We also have creamy 3 mushroom truffle na kung asad ng truffle. For our pasta. Tsaka syempre, you can't go wrong with truffle kasi meron din tayong truffle chips. Yes! Kaya nga, ito. It's a truffle thing today. May dip pa. You can't go wrong with truffle. You can't. You really can't go wrong with truffle. And you know what? Meron pang hindi ka magkakamaling kainin, mga ka-ATM. Ano yun? It's the best salpikaw. Yes! Itong salpikaw na to, starter nila. Balita ko, favorite mo daw. Balita ko, favorite mo daw. Ko lang. Siyempre, hindi ko masyadong gusto to, pero kainin na natin. Do you wanna save it for later? Kasi dapat sundin yan, starter. So dapat starter natin. Salpikaw! Yes! So I think salpikaw and chips, ang magandang combination, no? Kasi usually yun ang mga starter talaga. So, by the way, ano to? This is the Asadore salad. Yes. Buti na lang natanong ko kasi medyo maganda siya, no? Mahilig sila sa mushroom talaga. May mushroom, may bell pepper, no? Tama. Yes. Of course, some greens. And you know what? I think it's Tiki Manjai! Guys! I will do the honor. Like, syempre, dahil mahal ko kayo, kayo muna yung first place. Tapos yung matira sa yoga nun. Missing. Isa lang talaga nakuha, babe, pero lalagyan ko pa. Ay, gusto ko lang ano, yung garlic. Ayan! Thank you so much. Wow! I'm so excited. So yung salpikaw nila may sauce, may mushroom, at may garlic. Yes. Yes. Yung amoy niya garlicky. Alam mo yung amoy? Traditional na kagamitan. Thank you so much. Yes, wow. At akin. Bango, ha? Yes. Ang bango niya. Ako, mahilig ba kayo sa salpikaw? Yes. Yes, lalo na kapag pampulutan ang salpikaw. Usually. For me, ha, pampulutan. Ginagawang pulutan yung salpikaw. Eh, ako, ginagawa ko itong dinner lang dinner. Siya. Masarap siya. Nagluluto ka din ng salpikaw? Oo. Wow. Totoo. Ano to? Nasa Cebu ka pa lang. Favorite mo na itong salpikaw. Hindi. Dito lang sa dito Manila. Dito mo natuklasan sa Manila. Ano? Let's try. Anong lasa niya sa inyo? Labot? Diba? Parang siyang wagyu na salpikaw. Diba? Labot. Konting tamis siya, no? May konting tamis na explain. Lalasahan ko yung ano, bawang. Parang ano siyang wagyu kasi very ano siya, very, it really, it melts in your mouth na naman. I think, it's true, it melts in your parang mouth. Parang sirloin cut ata ito, hindi ko lang kakamali. Hindi ko sure ah, pero parang sirloin cut siya. Magandang cut siya. Magandang I think cut it's pricey for sure kasi it's yummy, no? But feel ko, it has something to do with the ano, the way they cook it. Kasi parang tignan mo, sobrang lambot niya. Pero it's not pricey pala. This is 690 pesos. Akala, it tastes
Like, it's 2,000 pesos. Yeah. Diba? Kaya kung mahal ang salpikaw. Saka ang mahal talaga usually ang salpikaw. Yeah. Pwede ko nga siya itong hihiwain ng ganito niya, diba? Kaya ba? Yan o, mapula-pula pa siya sa loob. Actually, kaya siya hihiwain, no? Ang ganun. Ganun siya kalambot, ha? Kailangan hihiwain sa plato. Sarap talaga mga salpikaw. Sarap? Kami. Diba? May bago na kayong favorite. One of the best salpikaw I've ever had. Hands down. Mushrooms niya, parang fresh yung mushrooms sa lasahan ko. No? Parang may mushroom ano sila back here. Parang yeah. Kasi I would like to think dito ano eh, dito canned. Kung ganito. Yeah, it's not canned. It's not canned. I think they grow it talaga. Tsaka ang masasabi ko dito, nako salpikaw, I adore you. I love you. Ito mawa tayo. Tawa ka. Uy, hindi ako nag-joke kasi... Grabe! Yung place na to, as a dore, it's diba? Like, I adore you? Oo, tsaka nabasa ko lang yun dun, no? Azadori salad. Ang mushroom to. Pero we have two kinds of mushrooms. We have the small ones. Ano ba tawag ito? Shantren? No. I have no idea. I have no idea kung anong tawag sa mushrooms na to. I just love mushrooms in general. Whatever. And yes, tama ako. We do have zucchini. This is actually... Tama na, this is zucchini. Yeah, that's zucchini. This is zucchini. Zucchini, wow! Wow, yeah! I know that! I made zucchini. Sige nga. What? I made zucchini. Spell. Kumain na lang kayo. Meron tayong zucchini, meron tayong bell peppers, and I think we have eggplant, and we have two different kinds of mushrooms, plus baby tomatoes. Actually, siya talaga nagluto niyan. Ako talaga gumawa nito sa kitchen. Kaya ang seasoning niyan? Ang seasoning nito, meron din siyang burrata cheese. Burrata cheese? Tama ba? I'll let you do the honors. Kasi diba, alam ko hinihiwa ito. Para bakit mas alam mo? Hindi ko. Baka kasi tumalsik yung cheese, no? Pero naman. Ito, may serving spoon tayo dito. Serving fork and knife. Hinihiwa to. Sa loob. Kasi lalabas yung kesa na to. O nga. Parang egg. So meron pa siyang herbs sa taas. I'm not really sure kung ano to. Pero, yes. Nasaan na ang... Ayun, no? Ayan siya, look. Ayun, no? Ayan. Ang burrata, matagal na proseso yan kasi gumagamit ng cheesecloth kung hindi ako nagkakamit. Parang nakakatakam naman yung burrata. Masarap yes. Na parang gusto kong kain na yung burrata na yan. Ako, ito na naman tayo. Pero masarap talaga yung burrata. Yes. Parang it sounds wrong, no? Let's just depende. Eat it. Pero mas lang talaga ako, isa sa favorite cheese it ko. It sounds so wrong, but for me, this looks so right. Kami na yung mga plato na tigilan niyo na yun. Okay, sige na. Tapos na dyan, chef. Pero alam niyo, makakala ko all this time. Zucchini. Yung burrata, ano to, egg white. And the mushrooms. Leave some for yourself. Puccini mushroom. First of all. Lettuce. May lettuce tayo. May ang rich ng gulay niya. Actually, hindi ako makigulay, pero... Let's try the mushroom. Lasa siyang carne. Masarap siya. Masarap yung burrata. Masarap. Masarap ng burrata. Here for you. Diba? Good na. The bread. Parang siya magkaka-cottage cheese na hindi ko ma-explain. If you've ever eaten cottage cheese before. No, not really. Parang may mga kambing. Parang kaya? Kambing. So ito po siya mga kapuso. Ay yung kanilang truffle chips at may special dip kasama. Truffle chips. So, kuha na lang kayo and hulaan natin. Hulaan natin yung dip. Sige, go. Sige, sige, sige. Okay. Ano nalalasaan natin sa dip? That smell more, huh? That smells good. Parang ketchup tsaka mayonnaise. Parang? Thousand Island. Parang siyang may... Ang sarap. Sauce. What do you get from the sauce? May tama si Mark, may pagka mayonnaise na ketchup. Tangy, may konting sipa ng ano, tanginess. It has a weird texture that really mustard. Malapot kasi yung sauce niya with the chips. Yeah. Mm-hmm. And you wonder why it's orange. Why is it that orange? I have no idea but I think ketchup and mayonnaise pag pinagalo mo orange. Hindi pero ibang kulay to. Hindi, iba to. Dark. Ibang kulay to sauce na to. Then po, na-mind. Kasi dito sa chips, I mean, hindi siya soggy, no. Talagang malatong na malatong. Pwede natin siyang it was there for a long time pero hindi pa rin soggy. At pwede natin siyang quality chips. Sarap dito pang movie night. Parang mamahalin talaga. It really does. Yeah, crunchy. Even if it's been there for a while. Pero paprika lang pala yung sauce niya. Paprika and some other mayonnaise. Kaya ganun yung kulay niya, very distinct. It's good. It works. Masarap siya, masarap. Nasarap, rich in texture.
Pili ko addicting siya pag... Pag nag-Netflix ka. Tuloy-tuloy mo na siyang kakain. Oo, pag nag-binge ka ng mga... Tapos na siya padalang, baka na-chug mo. Okay, so now we're gonna taste the pasta. Pasta? Yung pasta na namin. This is creamy three mushroom truffle pasta. Ooh. Let us try. Thank you. Thank you so much. Ito madam, konti yung sosa. Ay, pero nasa baba. Kailangan natin siyang mix. Kailangan natin haluin. Yes. Ano ba masyala? Yung pasta nila, kumusta naman? Truffle. Tsaka ma-cheese. Parang cheese siya. May suntok siya. Di ba? May suntok ng parang keso na... Alam ko, anong keso to eh. So, mahilig ako sa mga... Mas white sauce ba kayo pag pasta or red? Ooh. Ako mas white. Ako mas oil-based. Oh, red pesto, ako. Pesto. Ayan, pesto. Pesto. Red ako, but if I go for white base, ay white base. Pag gusto pag white pasta. Pag white sauce, truffle lang lagi kong hinahanap. And out of all the truffle pastas I've tasted, this is probably one of the best. Sarap yan. Anong tawag di? Anong saan ito gawa? Anong luto? Truffle. Three mushroom. Yeah. Creamy truffle. Akala ko kasi kapag puti, automatic carbonara na. May lasa. Masarap ito. Katulasan ng carbonara. Bacon, cheese, tapos itlog ha ka. Minsan itlog. Parang post. Pero mas siguro Filipino style sa'yo, yung creamy, yung may cream. Ang harap. Iba ang lutong Pinoy, no? Yes. Ito may hampa tayo, di ba? Sarap. Bacon. Next pa kong lasa niya, parang creamy-creamy na kagaya ng carbonara. Kaya tinanong ko kung anong luto kasi, kala ko, carbonara talaga yan. Creamy siya pero full of seasoning. Lasa ko talaga yung seasoning niya. Tapos parang may texture siya na medyo rough but it works. And of course, the earthiness of the mushrooms, I think yun yung isa pa sa mga added flavor nung Yeah. It's a lot. Flavorful. Yeah, definitely. And you know, we will see a situation with a silver lining. Okay. Ano silver lining nung ano? And to assess where I could give something then, where I could provide something. As a spokesperson then. Thank you. Nanalo na. Hindi naman kami lalaban eh. Hindi naman kami, okay na kami. We concede. Alam mo, deserve mo ng isang paella. Dahil sa English mo. Ay! Yan yung silver lining. So ngayon nandito naman ang paella bistika. Yes, balita ko chef special. Yes. That's why we can't wait to taste it. Pero ano yung brown na nakapalibot diyan kanin? Yun yung paella. Yes. Yun yung tapos ito ang bistika. Paella bistika si Taustra ganyan. Mabuti pa kainin natin. Mark, ano? Marami kang energy to I love it. I love it. Paella, bistika, si Taustra, mushrooma. Oh. Mark, balik na sa Earth. Mark! Mark, bistika namin sa Earth. Mark, bistika yan. Bistik. Oh. Kasi ang bistik, may ginagamit tayong parte ng karne. No? And I think in this case, na hindi ko na alam sinasabi ko, tigman na lang natin yung kakainin natin, mga kapuso. Actually, nagsasalita parang totoo. Parang totoo, pero hindi ko alam totoo eh. Pero kilala ko na siya, kaya alam ko minsan kalokohan. Pero parang totoo pag sinasabi. Dinadaan ko lang sa totoo lang, dinadaan ko lang sa boses yung... Yung with conviction kasi, ganun. Alam mo na pang maniwala, siguro ang dami mong naloko lalaki. Ay, lalaki, babae. Pero itong ano na to, itong paella na to. Usually, paano ba to? Alam ko, sinasahin ito tapos tinutuloy sa oven eh, para matusta yung ilalim. Sobrang tara. Balensya. Kasi i-ref mo lang yun, hindi ina yung masisira. The best yung last. Kumakain ka siya! Perfect food. Usually kasi, Mark, yung mga paella. Wait! Ang ganda ng bistika! Minsan, usually yung mga paella, minsan chicken, minsan seafood. Pero in this case, I think they're using flat iron steak. Yun ang ginagamit. Tapos may mga... that one! I love that! Tapos may mga french beans, mushroom, tapos I think may kung ano lang, kung mga nilagay dyan, parang... Tsaka minsan, may ano pa, may mga charcoal, yung mga... Yes, yung sa ilalim yan. Wala tayong input. Yes! No, kasi that's the reason why we see situation again with the silver lining. Sarap. Yung meat niya masarap, no? Masarap. Pero masarap to pag seafood. Eh, ano pa eh? Iba din yung last. Alam ko na to. May bell pepper pa. Alam ko na, tama. Nung sinabi niyang seafood, natandaan ko na kung ano yung paella. Niluto siya ng tita ko ng piyesta sa amin. Ayun, yun. Iba lang yung sahod. Parang kapit-bahay kayo nun. Oo, nakikain ako dati nung grading kami. Naalala mo nun, araw. Oo, alam niyo ba ang last namin mga KTM? Ay, as a Dore Classic, ang walang ibang fried chicken! Part niya sa chicken? Breast. Thigh! Breast. I mean, yung chicken. Yung... hindi, kasi maraming protein. Rib and breast. Ako, leg.
legs ako, like. Ewan ko kung anong party yan eh, basta yan. Ito sa'yo, pwede kamayin ko na lang. Ano yan? I think mga 10 times. Thai. Ah, Thai. Ang sarang buto. Comfort food. Brian, cilantro ba yun? Cilantro? Yeah. Actually, total ako nagluto nito. At ako tingin ka sa akin. Tumukuha tayo lagi ng validation. Gusto ko yung tayo yung tumitingin pag... Kasi di ba ang dami sa akin? Sige nga. If your palate is amazing, what is it? Mmm. Grabe. So tender. At binabad with love. Grabe. Ano? All with love? Oo. With love talaga. Guys, i-describe nyo yung chicken. Juicy. Ikaw. Boneless ata, no? Ay, boneless ba? I'm not sure. Ay, oo nga, boneless. Pero back to this, ano, ang sarap ng chicken na to, ah. Parang gusto ko itong i-uwi. Parang, paano, lasang ano ba, beef? Bone is the lessing, yun ang favorite ko eh. Sabi classic, pero parang nararamdaman ko, flavorful siya. Yung yes. Flavor niya. Na, para sa akin, cilantro tsaka pepper. Ang dami ng pepper. Nung dalala akong fast food, na masarap. Feeling ko one of the reasons binabalik-balikan to is dahil sa chicken lang. For sure, pati yung balat niya, one diba? One of their bests. Yeah, pati yung balat. Yeah. Actually, yung balat talaga yung kinakain. Sarap siya. Parang binabaran ng flavor talaga yung balat niya. Mm-hmm. Mahilig, tsaka as someone na mahilig sa manoka, talagang approved to sa akin. Kinain mo na yung pet na parang enhanced. Parang ko na pero ito eh. Yung malamag dapat. How's the experience, mga ka-squad? Hmm? Parang, Rock. Tagal ko hindi kinakakain ng ano, Hispanic-American food. Para ako, ang nangyari sa akin sa Isidore, parang it takes me back to parang a moment in time na alam mo yung nararamdaman kong pag-Espanyol ko. Feeling ko meron at the back of my mind, Espanyol pala ako. Kasi parang yung taste buds, it complements. Ate, utom ka ba? Sabi ng camera, Chubby. Como estas? Yun lang alam ko eh. Como estas? Muy bien. Por favor! Me llamo Chubby. Hindi ko alam kasi, even before the time. ¿Qué tal? Muy bien. Eto? Eto? Ay, nagkakaintindihan. Hindi nyo alam, hindi nyo alam yun. Pasineya! Iba yun. Adishanda. Favorite! Okay, 1, 2, 3, point! Chicken! Soups! Uy, bias! You know what? I'm loyal. Bias siya! Salpikaw pa rin. Ako yung sinasaktan pero alam pong loyal ako. Dito ako pa rin. Manoka, the best manoka. Yes. For more adventure stays and moments, don't forget, mga kapuso na mag-subscribe! Yes! Yeah. Yeah. At i-click ang notification bell para naman palagi kayo update! Yes! See you soon!